Hello po! Ngayon po ay magluluto muli tayo ng tofu with fishball and shell. Ang tawag po nito sa amin ay punaw. Atin pong gagawing soup. At ito po ang lahok, bawang lang po at saka ito, dahon ng sibuyas. Ito po. Okay po, umpisahan ko na pong gawain. Ayan po, nagayad ko na po yung tofu, pero ang tawag po nito sa amin ay tokwa. Naglagay na din po ako sa kaldero ng tubig. Atin po muna siyang pakukuluan kasama ng fishball. Lagay na po natin yung fishball para po pag naluto po ang fishball, atin pong ilalagay ang tokwa at shell at dahon ng sibuyas. Lalagyan na rin po natin ng bawang itong fishball. Okay po. Atin pong tatakpan at atin pong pakukuluan ng ilang minuto. Ayan po, nakulo na. Atin pong ilalagay na ang tofu. Okay po, takpan po muli natin at atin pong pakukuluan ng ilang pang minuto. Buksan na po natin at tingnan natin kung luto na ang fishball at tokwa o tofu. Luto na po, ilagay po natin ang shell or punaw. Dito po kasi ito ay madaling bumuka sa Pilipinas. Ang tagal bumuka ng mga litog or punaw kung tawagin sa amin. Ewan ko sa ibang lugar, sa inyo. Yan po, takpan po muli natin at atin pong pakuluan ng ilang minuto hanggang sa bumuka po yung punaw kung tawagin sa amin. Buksan po uli natin at tingnan natin kung bumuka na ang punaw. Ayan po, bumuka na. Hahanguin na po natin at ilalagay na po natin ang dahon ng sibuyas. Okay po. Ayan po, nailagay ko na po sa mangkok ang ating ginawang tofu soup with fishball and shell. O, ayan po. Wala po yung asin para po hindi kaagad tumaas ang kolesterol at magkasakit sa bato. Dito po ay bihirang mag-asin ang mga tsekwa. Ayan po, ang sarap po niyan kahit wala pong asin. Kung gagawa po kayo sa Pilipinas, pwede pong wag nang lagyan ng asin kasi maalat po dyan yung mga kibasanan at yung tofu or tokwa. Ayan. O kung wala po kang dahon ng sibuyas, pwede po yung sibuyas lang po yun. May lasa na po yun at pwede nang iulam. Simpleng ulam at tipid sa gastos. Okay po, salamat po ng marami.